zoom ko lang. Okay na po. Ano kaya? Ito yung press release namin. Hindi ako na po. Okay na. Meron na. Thank you very much for coming. Friends from the media, I would like to present to you to the operation of the Manila Police District combined operation by SDEU team of the Police District of the City of Manila, headed by General Mayor Francisco, the men and women of our station. From Station 14 and Station 7. We would like to inform you that total of almost 5.7 million pesos street value of Cebu was apprehended by the Manila Police District. First, 100 grams of Cebu. Yung mga suspect Jonathan, Espelita, Renalyn, Alvin, Anna, and Mark. The other one, 735 grams of Cebu, almost 1 kilo of Cebu. Lone suspect. And I would like to thank the men and women of Manila Police District in their continuous effort to keep our city livable, makapanatag ang pamumuhay sa Maynila. At itong mga tulongges na ito mawala sa ating mga pamayanan. Nalulungkot tayo dahil bata, matanda, nagbibin. Sad to say, but then again, as we meet ourselves, the people of Manila, in our own little way, despite the pandemic challenges, the effects of it, despite of all the challenges that we are facing and our people is facing, life must go on, we must continue to govern, we must keep our community drug-free. And for that, I'd like to commend the leadership of General Francisco. And to those who are watching, siguro naman, sabihin na kayo sa Maynila. Na huwag kayong gagawa ng kalokohan sa Maynila, hahabulin namin. While we try to understand the hardship of our people, but we will not allow some individual like this to ruin kinabukasan ng mga bata sa lusot. And hopefully, kahit na mababa ang crime rate ng Manila, the leadership of General Francisco and the men and women of the Manila Police District ay hindi pa rin ay titigil. Basta kung gusto niyo maghanap buhay kayo sa Maynila ng legal. Welcome kayo sa Maynila. Pero pag umuha kayo, pininvolve niyo ang sarili niyo sa mga criminal activities, then again, sosok pa namin kayo sa loob. Papapanagutin namin kayo sa mata ng batas. Ito po yung mga nakupista sa lalaman.
Yeah, because of your ways. We cannot advance to you how the nitty-gritty of the police operations, but certainly these are continuing activities. So makikita naman natin yung effort ng not only the Manila Police District, napakarami ng drugs na tumarap ngayon, kaya pinagwadya namin yung City of Manila. And continuous yung aming drive against this illegal substance. Not only Shabu, marami pa tayong mga illegal products like marijuana, cocaine, and etc. So, continuing aming operation to do sa mga illegal drugs or illegal substances. Medyo, alam mo, pagka pag-aaralan, pag-election, medyo nagiging active itong mga ilang individual. Alam naman natin na may mga ilang na politiko na involved sa drugs. They were charged with cases filed against them. So, yun yung binabantayan natin isa. Tama yung sinabi ni General Francisco. Baka mamaya maging taramak yung datingan ng droga. But rest assured to the people of Manila, 24 horas, pinapagyan naman ang Manila Police District. In fact, let me refresh your mind or memories. About a few weeks ago, with a successful combined operation of PIDEA and Manila Police District, we have captured about 46 kilos of shabu. These are not a street level style, no? Ito yung mga bulto-bulto. Yung 888, may brand pa. May brand pa yung mga nakuha natin. So, baka mamaya ito yung papasok sa Pilipinas. Tapos ito na yung mga ginagamit na mga tao. Tapos tinatahing marami naman kailangan ng pera. Tinutokso yung tao. Ba't yung mga ito mga ito? Natukso. O yan, kaya nakapala nila. Kaya masama, dito nila ginawa sa Manila. Kaya nakakalawit sila na. So, kaya ito yung mabala. Eh, well, of course, ang normal na panawagan ko, magbago buhay na kayo. So, pero, hindi naman ako tatay na ninyo na mawabalayan kayo ng 24 oras. Yan ang pinili niyo ng linya. So, basta dito sa Manila, masikip ang mundo ninyo. Aabulin kayo ng Manila Police District. So, then again, yun lang ang pabatihan natin. Baka mamaya, kabitin yung sitwasyon ng halal lang eh, para magkaroon ng pera. Ito naman, kanya-kanyang style yung mga yan. But today, at least, again, same as a few weeks ago, with PIDEA and MPD's effort,
of the our enforcement unit in the city of Manila. We're very happy to report it to you. Total of 835 grams is now out or mawawala sa ating komunidad. For the meantime, we will continue our fight against drugs for those people who are involved in these illegal activities in our own little way as local government unit of Manila through the help of the men and women of Manila Police District. So thank you. Thank you very much. Marami naman. Yung mga ano natin, rushers, kinounter naman ng mga... Hindi ko na yung wawait ng simpikita. Ingat lang kayo. Hello! Hello. O subscribe to your YouTube. Peace!